magandang gabi. So, pag-aralan natin yung nagiging labanan dun sa Gaza at saka sa Israel. Nakikita ko na maganda yung taktika ng kalaban ng Israel. Ang goal nila, kailangan pahabain lang nila yung labanan. Paabutin ng mga 2 buwan, 3 buwan, tapos alam naman natin na kalaban lahat ng Israel yung nasa paligid niyan. Kung ganun pa man, alam natin na lahat ng mga kalaban na leader ng Israel wala na dun sa Gaza. Alam natin yan. Ngayon, style ng Gaza na maging matagal yung labanan doon para kahit paano mabawasan yung supply ng Israel. Tapos, pag yung nasa tamang panahon na, yung ibang bansa naman yung babanat sa Israel. So ngayon, matatalo ng Israel yung Gaza dahil nga wala naman ng ganong mga kalaban doon. At saka, hindi matatakot ang kalaban ng Israel kasi lumalaban sila para sa Diyos nila. Baga, tawag nila sa labanan nila God of War. Hindi po sila lumalaban para matakot. Pag namatay sila sa isang labanan, para silang bayani. O itinuturing silang ginagawa nila yung laban na yun para sa Diyos nila. Mula nung isinilang sila hanggang sa tumanda sila, wala silang ibang pinag-aralan kundi paano lumaban sa gera. Yung, parang ano lang yan, yung sa Twin Tower, nagpiloto pa yung piloto, nag-aral pa ng piloto para lang ibang guys sarili sa building. So, pinatatagal lang ng Gaza yung labanan. Ganun pa man, akala nyo natatalo yung Gaza, siyempre. Pero wala na dun yung mga leader ng mga kalaban ng Israel. Nakakalat na sa iba't ibang bansa. Magugulat na lang kayo. Darating yung panahon na biglang aatake yung ibang bansa kasi hindi handa yung Israel dun sa ibang bansa. Nakapokus lang sila sa Gaza. Pero hindi sila nakapokus dun sa ibang bansa na biglang katulad ng ginawa ng Gaza. Tingnan natin kung ano yung taktika ng Gaza na bakit kailangan nilang patagalin lang yung laban. Nakita nyo walang leader na nagsasalita doon sa lugar na yan. Kasi wala naman doon yung mga leader ng kalaban ng Israel. Naglilin lang lang. Hindi basta-basta yan susugod kung hindi sila handa. Lagi yung tatandaan yan.